Kaibigan, magandang araw. Ako si Nads. At tara, samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Sa ating pagbasa ngayong araw mula sa Gospel ni St. Mark sa chapter 6, kinikwento kung paanong nagawa ni Herodes ang papugutan ng ulo o ipapatay si Juan Bautista. Isa pangyayari na nagdulot ng matinding kalungkutan sa Panginoong Jesus at isang matinding pangamba naman kay Herodes. Paano ko nasabing nangamba si Herodes? Hindi ba't nung napabalita na ang mga kakaibang ginagawa ni Jesus, ang sinabi ni Herodes ay, malamang ito si Juan Bautista na aking ipinapatay at siya ay muling nabuhay. Halata na may takot at pangamba ang kanyang sinasabi. Malamang dahil yon sa kanyang maling ginawa na ipapatay si Juan Bautista na tinuturing ng ibang tao na isang propeta. Hindi ba't ganoon din tayo, kaibigan? Kapag tayo ay may mga nagagawang pagkakasala, pagkakamali, mga maling desisyon, tayo ay madalas na babalot din ng takot at pangamba para sa mga maaring idulot nito na hindi maganda. Nag-aalala tayo para sa ating sarili, para sa mga negatibong epekto ng ating mga kamalian. Hindi tayo napapayapa. Ngunit ano ang pag-asang hinahandog sa atin ng pagbasa ngayong araw? Ito yun. Nasa kapatawaran ang kapayapaan. Kung ikaw ay nakagawa ng mali, sikapin mo na makahingi ng kapatawaran. Unahin mo ang maisaayos ang iyong relasyon sa iyong kapwa kaysa pairalin ang iyong pride. Sa paghingi ng pagpapatawad at sa pagtanggap nito, doon mo mararanasan ang kalayaan at kapayapaan. Ngunit, hindi ba't may mga tao din naman na maaari tayong hindi agad-agad na patawarin? May mga ganun talaga. Hayaan natin sila, respetuhin natin ang kanilang nararamdaman. Pagkat sila ay atin namang nasaktan, ang gawin na lang natin ay patuloy natin ipakita sa ating mga gawa ang ating pagsisisi at sikapin na hindi na maulit ang mga naging pagkakamali. Ngayon kung sa Diyos naman tayo hingi ng tawad, alam natin na tayo ay mapapagbigyan ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos ay maranasan talaga natin kung gaano katindi ang kanyang pagmamahal at awa para sa lahat. Kaya yun ang gawin natin ngayon, kaibigan. Humingi ng tawad kung ikaw ay nagkasala. Iyan ang susi sa buhay na malaya at payapa. Kung ikaw, kaibigan, ay natulungan ng refleksyon na to o na-bless ka ng video na ito, ilike mo at i-share, maging kabahagi ka sa pagbibigay ng pag-asa. Muli, ito si Nads nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. Magandang araw!